how are you? Okay lang. Kamusta ka na after ng mga issue sa'yo? Gusto namin malaman, how are you? Masaya ako. Hindi naman kasi totoo eh, so okay lang ako. Hindi ka na-apektuhan at all? Hindi masyado. Actually kasi, nung lumabas yun, out of town ako with people from the government. So sakto, nung nangyari yun, pinasa na agad namin yung complaint. So someone from connection with NBI. So na-trace naman ko taga-saan siya. Pero nag-decision pa kami kung, nag-decide pa kami kung magpapasa ba ng complaint or let's start man. Start man yung kausap mo? Yeah, nag-decide pa kami kung dapat ba. Pero na nahimik na siya, kumbaga hindi. Actually kasi di ko na masyadong napapansin eh. Nagsabi naman ako ng statement ko agad para tapos na agad. Yung mga kaibigan mo ba? Oo naman. Oo naman. Eh ako naman natatawa lang talaga ako kasi nga ano naman siya, parang hindi naman siya bad. And okay lang, happy lang ako. Pero anong pick up mo dun sa pangyayari? Sa anong parang natutunan mo? Ako, as tulad ng sabi ko, sobrang dangerous talaga ng fake news. Talagang think before you click, guys, kasi nanggaling lang sa isang dummy account. So syempre, kung hindi matapang yung tao or malakas, diba, pagka napag-tripan ng ganun, edi baka pwede mapakamatay pa, di ba? Diba? So, dahan-dahan lang sa pag-share, lalo na kung isang dummy account lang naman. Para, hanap mo na ng basis, parang journalism lang yan. Pag meron isang something na issue or whatever, hanapan nyo muna ng background or facts bago tayo mag-share. At na-actionan mo agad? Oo, wala naman akong problema. And wala akong pakialam talaga pag lumaban ako ng lawsuit or whatever. I don't mind. Buti nga may mga tumulong sa akin na mayor and congresswoman na pinasa din talaga yung reklamo. Feeling mo ba kailangan pa na magdemanda? I mean, it's just going to ano? Ayun nga eh. Sa akin naman, siguro pag may ginawa pa siya ulit. Huh. Tsaka na lang, ano? Na-identify niyo kung sino talaga? So ngayon, hindi ako makapagsabi ng name. Basta, ano na lang, decision na lang yun ng Star Magic and me. Okay. Pero, meron na ko yung tipo ng tao na kasi personal na bagay yan. Diba yung gender mo, kino-question? How do you feel? Sa totoo lang, ngayon, wala na kasi akong pake. Para bang, hindi ko binibigay yung happiness ko sa ibang tao. Happiness ko akin. So, kung nagpapasaya sa akin, doon ako, wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ano na, syempre natuto na tayo sa madami taon at pinasok ko naman yung showbiz na yung mga tao may pakialam sa buhay. So dapat marunong ka lang mag-handle. May nagpapasayo sa'yo ngayon? Sa kanya parang wala nga eh. Busy ako, nag-aaral kasi ako ngayon. Na? Scholar ako ngayon sa Enderun. Multimedia Arts. Scholar ako ng Star Magic. Yeah. Scholar sa Star Magic? Actually, recently nagkaroon. So bumili sila ng apat na artists para mag-aaral doon sa Enderun. Eh yung Enderun is so expensive. So, saan yun? Sa McKinley. So ayun, second sem ko na ngayon, first year. Gano'n siya katagal? Ilang year na course yun? 4-year course talaga siya, full course talaga siya. So doon ako nakafocus mo. Ilan tayo mga scholar? Apat. Sino yan? Mga kasama mo rin sa kanya? Star Magic din. Si Aya ng Vini, si Karina, and si Jillian. Kami yung mga nag-aaral. Ano kayong pinili? Because ano yun? May pinagdaanan kami process. Meron ano? May exam? Ganyan. Nag-send kami ng essay. Tapos, sinortlist yun ng Endra na nila Direk Lore. Tapos nag-interview pa kami with the heads of Enderun. So, pumili na apat. Gusto naman so far? Okay naman kasi hindi pa ako nag-graduate eh. Fourth year na ako nung nag-stop ako dahil nga ako yung breadwinner sa family. High school? So, college. At college? Muntik na akong graduate. Kaso nga, since kailangan ko mag-work, lalo para sa nanay. Anong course yun? Marketing. Hindi ko natapos. So, start ka na ulit sa bago? Start ulit ako. First year ulit ako ngayon. Bakit hindi mo pa yun tapusin kung nasa fourth year ka na? Dapat. Pagbalik ko, iba na yung curriculum. Kasi ngayon, kailangan ko ulit bumalik ng first year kahit marketing ako. Ang ganun? May ganun. Parang wala lang din lahat ng inaral ko. So sabi ko, wag na lang. E buti dumating to opportunity na to. At least may care yung Star Magic sa mga studies na. Kasi nila kami makatapos na. San ka dati? San Beda, alam ko. Ano nanganay ka? Ha? Nanganay ka ba? Kasi pumasok ka ulit after a long time. Na-shock ako. Kasi syempre yung huli ako nag-school, talagang mano-mano, di ba? Papel, assignment, exam. Ngayon lahat online na.
parang may portal kami, tapos lahat ng assignments doon, lahat ng discussion, high-tech. Ito nang hinayang sa ginastos mo before, sa kasap panahon, di ba? Okay lang, at least may blessing ngayon. Kung hindi ako nakatapos ako noon, walang end run ngayon. Di ba? So okay na din. Yes, face-to-face. Four times a week ako pumapasok. Paano pag may gigs? Maganda naman doon, very ano sila, yung learning nila is not super traditional. You can just talk to the teachers and then may baka may consideration na ibigay, knowing na pwede kang working student. Paano ikaw pagdating sa personal life? Kasi hindi lang naman sa public, eh. Talagang kahit sa friends. Gusto ko may personal space ako, parang ayun na lang kasi yung sa akin eh. So gusto ko, akin yun. Gusto na ako masaya. Basta ako, nandito ako to give entertainment and inspiration to people. Pero pag akin na happiness, akin ako. Sobrang pili lang talaga friends. Kung pansin nyo, wala din talaga ako masyadong showbiz friends. Eh. Sobrang ano ako, pagka-introvert ako in a bit. Pagdating sa groups na sinasamahan ko. Anong projects mo lately? So under ako na Star Music ulit. So nakapag-record na ako ng 5 kanta, may bago akong album na ilang. Soon. Within the year, yes. Kahit busy ka ba, open ka ba sa new love? Oo naman. Kaya lang, busy lang talaga. Pag may dumating, hindi masaya. Pag wala, hindi happy pa din ako. Yes, of course. Saka nag-on-screen tandem. Yeah, yun sa amin naman na friendship, yung tipong kahit di kami nag-uusap, pag nakita kami, ganun pa din. Happy ako. Naiinggit na lumalaki na ang anak niya, ikaw wala pang anak. Alam mo, sa totoo lang, alam mo di ba parang nung bata ka, parang ayun yung pangarap, magkaanak ka, magkapamilya ka. Pero parang ngayon ayoko magkaanak. Naman ayaw. Hindi ko alam, kasi parang... Siguro dahil ang dami ko naging responsibility sa sarili ko and sa family ko the past years. So parang itong mga taon na to, binibigay ko na sa akin yung time ko eh. So parang hindi pa ako ready na magkaroon ng isa pang responsibility. Maybe sa future. Eventually, huwag naman ayaw. Tingin mo, dapat magka-baby ako? Oo, kahit eventually. Sayang. Ngayon pa sa lazy mo pa? Hindi din. Ngayon nga sa showbiz, no, parang ano na, kung dati pabilisan, dapat may asawa ka na ng 30, may anak ka na ngayon. Tagalan. How old are you now, ba? Ayun na, yun natin ang siyempre. Eh, iba sa Google. Ilang taong ba ako sa paningin mo? Para ma-sure. 21. Ganun na. Kung ano yung paniniwala mo, yun. Kung ano yung imagination mo. Okay. Thank you, Marlo. Thank you. I'm 21 year old.